Meow meow. It's November 18, and today in Philippine history, Trinidad Tecson was born in 1848 in San Miguel de Mayumo, Bulacan. She was born to a wealthy couple, Rafael Tecson and Monica Perez. Pinag-aral siya sa ilalim ng isang tutor para matutunan niya ang lahat ng kailangan malaman ng isang kagalang-galang na babae. Pero dahil marami ring tulisan sa bayan nila, nagpakabihasa siya sa eskrima. Maraming kwento tungkol sa galing niya sa pakikipaglaban gamit ang bolo. Nagkaroon siya ng mga asawa slash kasintahan, not sure which is which, sina Francisco Empainado, Doroteo Santiago, at may isa pa siyang jowa. Pero mas kilala siya sa pangalan niya nung kanyang pagkadalaga. Nagkaroon siya ng dalawang anak, sina Sinforoso at Desiderio, na parehong Tecson din ang apelido. Liberated siya para sa panahon na yon. Love it. Noong 1895, 47 years old na si Trinidad. Talagang inin na ang pagkatita niya. Sumali pa siya sa katipunan. Ang mga babae ay hindi required gumamit ng dugo para mag-sign up sa katipunan, pero hindi bothered si Lola Trinidad sa requirement. She signed her name in blood. At sa mga palagi nagtatanong kung lahat ba daw ng mga babae ng katipunan ay taga-tago ng dokumento sa ilalim ng saya, eh hindi po. Si Trinidad Tecson ay isa sa mga kababaihan na nakipaglaban para sa bayan kasi may skill si Lola. Nagdala ng sandata, lumaban kasama ng mga lalaki balikat sa balikat. Tumindig siya sa laban sa mga Kastila sa Bulacan, Caloocan, Nueva Ecija, nakipaglaban at tumulong sa mga sugatan. Tumindig din siya laban sa mga Amerikano at sumali siya sa puwersa ni General Gregorio del Pilar. Trinidad Tecson died in 1928 at the Philippine General Hospital in Manila at the age of 80. She was buried at the Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion in the Manila North Cemetery. It is because of Filipinos like Trinidad Tecson that when someone asks me who my favorite hero is, I honestly don't have an answer. There are so many amazing Filipinos of the past who served our country with selflessness and courage. Ang dami nilang walang monumento, walang dedicated na araw, walang papreskon, nagtrabaho ng tapat, tapos umuwi. Walang drama, simple lang. Kasi pagmamahal sa bayan ang pinairal nila. Kaya dapat lang nahanapin ang kanilang mga kwento at alalahanin natin ang mga ambag nila. Tandaan natin si Trinidad Tecson, isang OG na titang palaban. O diba?